ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At gagantihan ka ng inyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ingatang huwag maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Tatlo ang saligang gawaing espiritual ng mga Hudyo na sinusunod ni Jesus mula pagkabata. Ang paglilimos, pananalangin at pag-aayuno. Nang mangaral siya, hindi niya binaliwala ang tatlong ito. Sa halip, itinuwid niya ang naging baluktot na pagsasagawa sa tatlong mga banal na gawaing ito. Binigyang diin niya ang taus-pusong pagtupad sa mga gawaing ito para sa ikalulugod ng Ama sa langit. Hindi ang sarili o ibang tao ang kailangang humanga o masiyahan. Ginagawa ito dahil ito ang tama at mabuti sa pagtupad sa mga gawaing ito. Nalungkot si Jesus nang mapansin niya ang paimbabaw na paglilimos, pananalangin at pag-aayuno na ginagawa ng mga Hudyo. Lahat ng ito'y ginagawa nila para mapansin sila at hangaan ng mga tao. Hinihipan ang trumpeta pagkatapos maglimos, nananalangin at nag-aayuno para bigyang papuri ng kapwa. Pagsasagawa. Sa pagsisimula ng Kwaresma, hilingin natin sa Panginoon na maging taimtim ang ating paglilimos, pananalangin at pag-aayuno at hindi pakitang tao lamang.